Hello guys, gusto ko kayong itour sa aking sari-sari store. I just wanna show you this because I wanna inspire everyone. Hindi hadlang ang kahirapan para isang tabi natin ang ating mga pangarap. Kailangan natin ng tiyaga, pagpupursige, and of course katatagan para pangarap natin ay may sakatuparan. Ang pagkamit sa pangarap ay hindi makukuha sa isang overnight lamang. Kaya kailangan natin itong pagplanuhan. Ako nga pala si Wises, sa murang edad, marami na akong hirap na dinanas. At sa gaya kong high school lang ang natapos, mahirap maghanap ng magandang trabaho na may malaking sahod. Kaya kahit mahirap malayo sa pamilya, pinilit kong mag-abroad. Sa umpisa mahirap, homesick ang kalaban, pero ito'y aking nilabanan at akin namang napagtagumpayan. Nagawa ko ang video na to para ipaalam sa ating mga kababayang nakakaranas ng hirap na hindi sila nag-iisa. Lahat tayo dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. Nasa atin na lang kung paano natin harapin ito at ipagkakatiwala ang kalutasan sa puong may kapal. Bilang isang breadwinner, mahirap din itong aking ginagawa. Pero taos puso ko itong niyakap sapagkat alam ko na may mas malaking plano pa ang Diyos sa buhay ko. Actually, pangatlong achievement ko na itong sari-sari store ko. Panuorin nyo na lang sa aking naunang video yung dalawa pang achievement ko na siguradong i-inspire sa inyo. Hindi naman talaga ito kalakihan, pero para sa akin, ang makamit ito ay isa ng napakalaking karangalan. Ganito kami mag-appreciate na mahihirap. Mababaw lang ito sa iba, pero sa amin, sobrang lalim na. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Yung tipong dugot pawis ang puhunan mo at ang kinalabasan ay magpapasaya hindi lamang sa pamilya mo, kundi pati na rin sa puso mo. Kaya kaibigan, ang payo ko sa'yo na sa pagkakataong ito, balikan mong muli ang mga nabuo mong pangarap at magpursige para matupad ito. Sapagkat alam mo ba, kapag ito'y iyong natupad na, ang iyong mararamdaman ay walang humpay na ligaya. So hanggang dito na lang kaibigan. Sana nakapagbigay ng inspirasyon ang kwento kong ito. At maging dahilan sana para ipagpatuloy natin ang mga pangarap na ating nasimulan. Hanggang sa muli, sana nagustuhan nyo ang aking kwento. So, ayun nga mga kawetlog, iyong natunghayan ang isa na namang aking proyekto na naisakatuparan. Actually, hindi naman yung talaga kalakihan gaya ng nasabi sa kwento. Maliit na bagay lang yun kasi sari-sari store lang yun. Maliit lang din yung ano niya, yung laman guys. Hindi naman siya kalakihan. Pero gaya nga ng sabi ko, ganyan mag-appreciate ang mga mahihirap na gaya ko. Yung bang kahit napakaliit na bagay, parang para sa amin kasi, sobrang laki na yon, karangalan na yon para sa amin. Ganun kami mag-appreciate na mahihirap. Kaya siguro kahit maraming mga pagsubok, maraming mga bagyo na dumating, kung may dumating man na konting biyaya, yun ay sobrang ikinagagalak na namin. Parang sobrang blessed na namin. Ganun. Ganun yung pananaw ko sa buhay. Ganun yung
ang tawag doon. Ganun yung pag-interpret ko sa mga bagay-bagay na kimalaki man yan o maliit, para sa akin, the best. So, yun nga guys, inyong, eto pala yung ano, papakita ko sa inyo, yung unang, kung hindi nyo pa napanood pala, yung unang piros ko dati, yung isang, yung first achievement ko, eto panoorin nyo. So yun nga guys, yung unang achievement ko, yun yung aking printing shop. Yun yung pina project ko noong unang uwi ko nung nag-Taiwan ako. Yun yung kauna-unahang project ko. Actually guys, ang istorya ng printing shop ko na yon ay nung umuwi ako, dumiretso kami bumili ng printing, yung heat press, tsaka yung heat press tsaka yung printer. Yun lang yung una kong nabili guys nung panahon na yun. Kasi alam nyo ba, nung unang uwi ko from Taiwan, wala akong malaking dala, wala akong malaking pera na naiuwi. Yun lang yung pera ko, kumbaga yun lang yung pera ko na naiuwi ko, yung pinambili ko nung ano, nung printing, yung printing, yung heat press, tsaka yung printer. So, yun guys, pinalago namin yon, pinalaki namin ni Dreams, hanggang sa, okay naman siya, yung kinikita, nung kinikita ng, nung kumikita na yung ano, yung printing shop namin, kasi more on online ako, nagtitinda ako online, as you can see, sa Facebook ko. So, yun, nagpa-order ako, marami namang order so far, na ano naman yung ano, yung quality ng gawa namin. Nagandahan naman sila. So, pabalik-balik yung mga ano namin. Nag-ano na kami ng bulky, ganun. Mga bulky orders na. So, doon dumami yung kita. Tapos, nung may kita na, bali, inano ko yun. Unti-unti naming binibili yung mga kailangan. Bumili na kami ng, nung may konting kita na, bumili na kami ng ano, ng cutter platter. Iyon. Hindi pala, nung ano pala, bumili na ano pala, yung computer, kasi kailangan yung computer. Yung computer pa yun guys, yung isang desktop na nabili namin, yun ay hinulugan namin yun sa ano, kinuha namin sa isang kumpanya, tapos hinulugan namin yun ng mga 10 months yata yun. So yun, so okay na yun, kompleto na, pwede nang mag-print. So, ang ginagawa lang namin, guys, kung ilan yung orders, example, mga 20, ganon, yung mga ano, yun lang yung binibili namin na t-shirt. Hindi kami nag-i-stock. Kasi nga, kapag bumili ka ng t-shirt na marami, kailangan mo yun by hundreds kasi yun eh. Eh, wala kaming ganon kalaki, guys. Wala kami ganon kalaki na capital. So, ang ginagawa lang namin, kung ilan yung orders, yun lang yung bibilhin naming materials, yung t-shirt, ganun. So, napalaki yun. Lumaki naman ng lumaki sa awa ng Diyos. Tapos yun nga, bumili na kami ng cutter platter kasi kawawa na din si Dreams. Kawawa na rin yung partner ko na nagmamanual talaga siya, guys. Nagmamanual talaga siya na inaano niya, yung kinakat niya talaga, in kinakat niya na mano-mano. Kinakat niya yun. Yung mano-mano. So, nung ano, medyo matagal din. Matagal din bago matapos ang isang t-shirt, ganon. So, nung nakaipon na kami ng konti, bumili na kami ng cutter platter. Kaya yung ginagawa niya ng 3 days, na yung manual na pag-cut-cut niya ng 3 days, nagagawa na lang yun ng mga ilang minuto. So, yun, napaano. Tapos yun, nag-ano na ako ng orders na madami. Yun, mas mabilis na. Mas mabilis na yung pag-ano namin sa mga t-shirts.
So ayun yung kwento ng aming hanggang sa lumaki nang lumaki na. Tapos yung ano naman, yung istorya naman ng aking second achievement ay yung kita ko sa online. Yun yung kita ko sa online show. Ito pala yung ano, yung second achievement. Yung second achievement, eto na siya guys. Istorya naman ng aking second achievement ay yung kita ko sa online. Yun yung kita ko sa online shop. Diba nag-o-online shop ako. Tapos yung konting sahod ko na natitira. Yun na yung pinangbili ko guys. Nung ano, nung harbor, hindi, yung treasure. Sa ano yun, pang-ani ng palay. Pang yung treasure. Tapos yun nga yun. Tapos kumikita naman siya kahit papano. Kaso seasonal lang kasi yun. Seasonal lang kasi yung treasure guys. Kasi kapag farming na, yun, nagagamit mo yun. Pero hindi yun talaga na ano. Hindi yun everyday. Kasi seasonal lang siya. So yun yung disadvantage. Pero kahit papano naman, malaking tulong pa rin yun. Yun guys. So yung store ko naman na yun, ang store ko na yan ay yan yung... Itong store ko na to, wala pa, pangatlo na to, yun pa rin, yung kita ko sa online, yung sahod ko na rin, yun yung pinag-ano ko, pinagkakasya ko na lang yun. Iniipon-ipon ko, kahit mahirap talaga guys, hindi madali para sa akin, lalo sa akin, as I've said, I'm a breadwinner. Ako lang yung nag-iisa dito sa abroad, yung mga kapatid ko may ano naman na. May mga pamilya naman na, so hindi na nila matutulungan ang aking mga magulang. Kasi ang aking mga magulang naman ay hindi na makakatrabaho guys kasi matatanda naman na sila. So kahit mahirap, talagang pinursigik ko yon magtrabaho para lang sa mga magulang ko. At ipagpapatuloy ko silang alagaan guys, ipagpapatuloy ko silang tulungan kasi sila yung lakas ng... sa kanila ako kumukuha ng lakas ng loob kung bakit ako andito, kung bakit ako nagtatrabaho, kung bakit nalalabanan ko yung homesick dito sa abroad para lang sa magulang ko. Yun mga kawetlog, ang istorya ng konting glimpse sa aking buhay. Sana next time mas marami pa akong maikwento sa inyo sa susunod na aking vlog. Salamat sa panood. Salamat sa panonood nyo guys. Hanggang sa muli. Thank you at salamat sa mga laging sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Bye!